But of course, we will still observe IATF protocols. Amen po ba? Binabati rin po namin ang lahat po ng mga timbahay dyan. Hallelujah! Mapagpalang araw po sa bawat isa. Alam niyo po, our theme this month is I am involved. And ang sabi po sa ating theme verse, which is found in Matthew 9 verse 37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Marami daw po tayong aanihin, kaso onti po yung aani. Kaya minsan pa po, sa umaga pong ito, tayo po ay magbalik ng ating papuri sa Panginoon at i-encourage po natin ang iba pang tao na maging taga-ani ng mga aanihin natin. Amen po ba? Hallelujah! Palpurihin ka namin, Panginoon, sa umaging ito. Hallelujah! Worship you, Father. Thank you for this day that you've given us once again to worship you. Awit
kasama. Yes, Lord! Lakas buong sigla. Sama-sama isisigaw. Lakas kong isisigaw. Sama-sama isisigaw. Purihin siya. Sama-sama isisigaw. Lakas kong isisigaw. Sama-sama isisigaw. Purihin siya. Sa Diyos na bubuhay magpakailan pa ba? Sama-sama! Hallelujah! O, purihin ka, Panginoon. Bigay po natin ang pinakamataas na luwalhati, pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Nakamiss pong magpuri sa Panginoon. Amen? Handa pa po ba ang lahat na ibigay pa sa Panginoon ang para sa Panginoon sa umagang ito? Amen? Misa pa natin palakpakan ang ating Panginoon! Hallelujah! You deserve all the glory, all the honor and praises sa umagang ito, Panginoon. Kapon po nagkaroon po ang KKB and ang YANs ng Youth Conference, which is Possess the Promised Land. And within the preachings, may isa pong tumatak sa puso ko. Ang sabi po ni Pastor Joey Crisostomo, ang passion ay isang bagay na hinding-hindi po natin kayang pikiin. Passion is something that we cannot fake. Kahit itaas mo ang iyong kamay, kahit lumundag-lundag ka sa iyong pwesto, hindi po niyan matatago, hindi po niyan kayang itago kung meron ka talagang passion. Ganon din po sa pagsamba. Tunay nagpagsamba ay hindi po na ipapakita lamang sa pag-awit, sa pagsayaw, gaano ka man kagaling. Kung ikaw man yung pinakamagaling sa inyong lahat, it's nothing. Dahil yan po ay nasa inyong puso. Ang tunay na pagsamba ay makikita po sa inyong puso. That is why today, ang theme natin is I am involved. Tanungin nyo nga po yung inyong sarili. Am I really involved? Am I really passionate about worshiping our God? That is why minsan pa, sa umagang ito, inaanyayahan ko po kayong lahat na ialay natin ang pinakamakakaya natin, ang tunay na pagsamba na ating maialay sa ating Panginoon. Worship you, Father. Oh.
at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po nating awitan ang ating Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, Panginoon,
Ama, Diyos, ikaw ay karapat-dapat pag-alayan ng pagsamba. Thank you.
Lamentation 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great. It is really great. Your faithfulness, O God. It never comes to an end. They are new every morning. Lagi mong ipinaparana sa aming lahat, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong biyaya, ang iyong habag, ang iyong pagmamahal na hindi nagmamaling sa amin pong mga buhay. Kulang pa o ang bawat salita ng sasambitin ng aming mga labi, Panginoon, maging ang bawat pagsamba na maaari malikha ay kukulangin upang ipahayag kung gaano kakadakila, kung gaano kakabuti sa amin pong mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin kung sino ka. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. You are sovereign God. You never change. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hindi magbabago ang pagtanaw mo sa aming lahat. Hindi magbabago ang pagmamahal mo sa aming lahat, Panginoon. Nagbabago man ang panahon, nagbabago man ang mga sitwasyon ng aming mga buhay, maging aming mga emosyon, subalit ang Diyos na aming pinaglilingkuran kailanman hindi magbabago sa pagmamahal sa amin, sa pagtanaw sa amin. Panginoon, napakabuti mo. Wala pong ibang karapat-dapat na tumanggap ng aming pagsamba, pagkilala, pagpupuri. Ikaw lamang po yun, Panginoong Yesus. Inaalay po namin sa iyo ang aming pagkilala. Inaalay namin sa iyo ang aming pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon, sa umaga pong ito, mula sa aming mga puso. Kinikilala namin ang pagiging Diyos mo at ang iyong kapangyarihan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat sa iyong mayamang presensya sa aming kalagitnaan na patuloy mong ipinaparanas. Salamat sa pagbisita ng Banal na Espiritu sa lugar po na ito. Totoo ang pangako mo, Panginoon, kapag merong dalawa o tatlo na nagtitipon sa pangalan mo, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. We are here, Lord, to worship you. We are here, God, to honor you, God. Wala na pong iba, Panginoon. Hayaan mong patuloy kang kumilos ayon sa nais mo. Ang programang nilikha ng Banal na Espiritu ang patuloy na mangyari at maganap sa umaga pong ito. At langisan mo ang iyong lingkod na gagamitin sa buhay po ng aming mahal na Pastora Mildred Datuin. Hayaan mo po ang iyong kapangyarihan ay patuloy mong padaluin sa kanyang katauhan. At ang purong makapangyarihang salita mo lamang, Panginoon, ang mamutawi sa kanyang mga labi at patuloy na maihayag sa aming kalagitnaan. Maabot ang mga kaluluwang nauuhaw sa iyo. Mabigyan ng pag-asa ang mga tao nawawala ng pag-asa, Panginoon. Mabigyan ng liwanag ang mga taong nadirinlan, Panginoon, sa umaga pong ito. Hindi lamang po sa lugar na ito, maging sa mga nakasubaybay, O God, sa FB Live. Reach them out, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita na ipapahayag sa umaga pong ito. Maraming maraming salamat, O Diyos. Naniniwala po kami, umaasa kami, nag-e-expect kami sa umagang ito, meron kang gagawin sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. God, we give you the highest praise and glory and honor and adoration. This is our prayer in Jesus' name, everybody say, Amen! Amen. Praise the Lord. Minsan po nating bigyan ng malakas na palagpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Hindi man po si Pastora ang ating speaker ngayon, pero ang naniniwala po tayo na ang ating speaker ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen po ba? Good morning po sa bawat isa, and we welcome everyone to our first face-to-face gathering since August po, nung nagdeklara po ang ating gobyerno na minsan pa magkakaroon po tayo ng Enhanced Community Quarantine. Palakpakan nga po minsan natin ang ating Diyos sa buhay, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan, sapagkat hindi pwedeng limitahan ang kaaway ni ang pandemyang ito, ang pagtitipon ng Kanyang mga anak. Amin po ba?
At ngayon po, nagagalak po tayong sabihin na in-announce nga po ng IETF only this month na ibaba nga po ang ating restriction from MECQ, naging GCQ po, na alert level, alert 4 ba? O 3 na? 4, level 4 po, yan. At kaya natutuwa po tayo, yung iba ho ay nandito sa ating Buluwagan, but only for 20% lamang po, hindi pa ho in full capacity. Kaya ho, we say also good morning sa lahat po ng nanonood po sa kanilang mga FB Live ngayong umaga pong ito. And it is also our first week na nagsa-celebrate po ng ating pong bagong tema, dahil po first week po ng month of October, ang ating pong tema this week, this month po, katulad po ng nabanggit ng ating pong worship leader, I am involved, I am prepared for eternity. At yung iba naman po, maaaring hindi po nalalaman na this month po is what we call the anniversary month of the Jesus is Lord Church worldwide. At nagse-celebrate po tayo ng 43rd anniversary. Minsan pa rin po nating palakpakan ang Diyos sa buhay, sa kanyang kadakilan, sa katapatan. Palakpak po ng merong 43 anniversary. Ayan. Yung mga susunod po hong announcement po dyan kung paano po tayo makikilahok doon po sa ating anniversary. At alam niyo po, 43 years in the ministry, ay faithful po ang Diyos, amen, sa kanyang kadakilaan sa ministry pong ito. Alam niyo po bakit? Because many people are willing to be involved in the ministry. Amen ho ba? Marami hong mga tao ang talagang nakisama, andun ang commitment mula po sa ating mahal na pastor, Deputy Speaker Bishop Brother Eddie, at kasama ang napakaraming mga pastor ng JIL all over the world and all over the Philippines. Kaya ho, nakilala ang buong JIL, not only here in the Philippines, but also in the other parts of the world, at dumadami pa. Amen ho ba? Dumadami pa po. At hindi ho mapipigilan ang paglaganap ng salita ng Diyos, sapagkat ito po ang ninanais niyo sa mangyari in the last days. Pero speaking of our theme about involvement, ilan ho sa atin ang ninanais na katulad po ng JIL, nare-recognize tayo sa negosyo, sa trabaho, sa isang organisasyon? Lahat po, di ho ba gusto ay ma-recognize? Amen ho ba? Lahat ay gusto ma-acknowledge, dahil gusto nating ma-acknowledge yung kabutihan ng Diyos eh. Pero alam niyo ho ba, bago ho tayo ma-acknowledge, dapat ho ay ma-involve muna tayo. Bago ho tayo ma-acknowledge and ma-recognize that we are part of an organization or maybe a church like this, or yung iba-iba ho nating kumpanya o pinagtatrabahuhan na part po tayo, tayo po ay sasabihin nating proud na nagtatrabaho, member of that church or that organization, eh kailangan masabi mo muna sa iyong sarili na ako'y kasama doon. Ako'y kabilang doon. I am involved. Amin ho ba? Kaya ho, sa ating pong pagkakataon ngayon, pag-aralan po natin yung involvement na tinatawag. Na po, doon sa Matthew chapter 9, verse 37, beginning 35 to 38, babasahin po natin mamaya mensahe po na yan. Pero pinamagatan ko po ang maiksing exhortation po na to. Be involved for God. Sabihin nga ho natin, be involved for God. Tayo daw po ay maging kasangkot, maging kasama para sa Diyos. Basahin po natin yung teksto po natin in Matthew 9 sa talata pong 35, 35 hanggang 38. Basahin ko po sa New International Version, verse 35. Then Jesus went through all the towns and villages teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. And then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out the workers into his harvest fields." Yan po yung ating teksto ngayon. Pero meron din pong similar passage that we can read in the Bible that I want you to read in John chapter 4, verse 35 to 38. Ay sinasabi ho ng ating Panginoon Jesus ito. "My food," said Jesus, "is to do the will of him who sent me and to finish his work. Don't you have saying, 'It's still 4 months until harvest'? I tell you,
Open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus, the saying, one sows, another reaps, is true. In verse 38, I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam niyo po, itong dalawang passages po na to ay halos magkapareho ang settings ng ating Panginoong Jesus during His public ministry ay kasakasama niya ang kanyang 12 mga disipulo. Kasama rin po dyan yung mga crowd na dumadami at pupunta sa kanila para lamang makaranas ng kagalingan, salvation, deliverance, at kalayaan. At lahat po yun ay kasama niya ang kanyang 12 mga disipulo. Pero hindi alam ng kanilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus ay pinapakita and somehow tinitrain niya ang mga ito kung ano ang kanilang gagawin kung sila naman po ang nandoon sa ganung pagkakataon that they are doing their own public ministry. Kaya ang ating Panginoon Jesus, siya po'y lumalakad kung saan-saan, pero hindi niya sinasabing, tandaan niyo yung ginagawa ko, tignan ninyo kung paano ko pagalingin ng mga taong ito. No, but He will do everything. At hayaan niya mag-observe ang kanyang mga disipulo. Alam niyo po, ang prinsipyo po na to na makikita natin na gustong ituro ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo ay yung prinsipyo po ng pagiging kasama ng ating Panginoong Jesus. Gusto niyang makita sa kanyang mga disipulo who among them are involved, who among them are focused, who among them are really wanted to do kung ano yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Makukuha po ninyo. Kaya nga, sa kanyang pagsama on His public ministry, ay napakarami niyang gustong gawin. Makita, nakasama niya ang 12 apostles niya, ang kanyang disipulo, at maging ang kanyang mga tao na sumusunod sa kanila. Naalala ko pa yung isang sinabi ni Benjamin Franklin, isang founder ng Father of the USA. Sabi niya, tell me and I forget. Show me and I may remember. Involve me and I learn. Sa Tagalog po, sabihin mo at maaari kong makalimutan. Ipakita mo at maaari kong matandaan. Pero kung isasama mo ako, maaari akong matuto. Kaya yun ang prinsipyo ng ating Panginoon Jesus. Isasama ko kayo. I'm not only to show you, I'm not only telling you to remember what I'm going to say o ano man yung ipapakita ko, pero kasama ko kayo. Tayo po'y kasama ng ating Panginoong Jesus, amen. At nais niyang makasama tayo. Kaya nga yun po yung aming topic ngayon, no? To be involved for God. Pero depende ho kasi sa pagtanggap ng mga taong makakakita. Depende ho kasi sa mga taong makakarinig at makakakita kung ano yung klase ng kanilang involvement. Amen po ba? Kaya nga po, ang pag-aralan po natin ngayon, ano-ano ho ba yung levels of our involvement? Gaano ho kayo ka-involved sa isang relasyon? Gaano kayo ka-involved para maalagaan ang relasyon na yan? Sa isang trabaho, sa negosyo, gaano kayo ka-involved para masabing you're handling that business or you're handling your job well? Depende ho kasi sa pagyakap. Depende sa pagtanggap. Gano din po sa ating mananampalataya. Pag sinabi natin we are involved for God, tatanungin tayo ng Lord, ano ang level ng involvement po? Isa-isahin po natin. What are the levels of our involvement? Number one, many were just informed. Marami lang daw ay nakaalam. Nalaman nila. Doon ho sa verse 36, makikita ho natin, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed, helpless, like sheep without shepherd. Para sa iba po, ang involvement ay simply involving information. Nai-inform lang po sila. Katulad po ng ating Panginoong Jesus, He has to be informed kung ano ang tunay na kalagayan ng kanyang mga kababayang Israel. Hindi pa pwede ang ating Panginoong Jesus ay nandoon lang, nakaupo.
Ando doon sa sinagoga, pwede naman siya magturo ng magturo lang doon. Amen ho ba? At sa kanya kapangyarihan, pwedeng sabihin, Lord, Ama, dalin mo na lang lahat ng mga may sakit. Dalin mo na lang lahat ng mga pangangailangan sa aking kapangyarihan. At sila'y pupunta dito sa sinagoga, at sila'y pagagalingin ko, at sila'y tuturuan ko. Hindi ho ganun ang ating Panginoon eh. He went out. He went to the crowd. And when he saw the crowd, he had compassion. Bakit? He was well informed. Amin ho ba? Nakita niya isa-isa. Ako, may bingi, may pipi, mayroong may leprosy, may paralyzed man, may iba-ibang mga pangangailangan ang mga taong nakikita niya. Kung ang mga nakikita ng mga disipulo ay crowds, na yung iba'y nakikita ay parang nakakainis, ang dami na naman tao, mainit na naman. Eh, hawi-hawi na naman tayo dito. Amin ho ba? Pero ang ating Panginoon Jesus, hindi niya nakikita yung crowds na yun sa dami ng bilang. Nakikita niya yun sa dami ng kanilang kabigatan. Amin ho ba? And even us here, at kayo po na nanonood ngayon, hindi ko itinitignan ng ating Diyos kung gaano tayo karami yun. Ang nakikita niya kung ano ang kabigatan mo, ano ang kabigatan ng bawat isa. He is well informed. The Bible says that anong pagkakakilanla ng ating Panginoon Jesus doon sa mga tao, they were harassed because they were threatened. Sila yung mga taong may harassment coming from the Roman government na kapag hindi sila sumunod, ay pwede silang makulong. They were also being harassed by their religious organization dahil may mga Sanhedrin doon, mga high priest na nag-govern din sa kanila. Para bang ang mga tao ay talagang sikil. Wala silang kalayaan. They were harassed. And somehow, they are looking for a hero na mag-save sa kanila. That's why they are also helpless. They were alone. Sila nang mag-isa, wala silang kakampi. Wala silang kasamang ibang mga bayan na pwedeng magtanggol po sa kanila. Kaya nakita ng ating Panginoon Jesus, harass sila ng sakit at karamdaman. They were also helpless because wala silang magagawa. Kundi, tanggapin na lang kung anong katotohanan. And that ibig sabihin po niyan, they were hopeless. Wala silang pag-asa. Kaya ang tingin ng ating Panginoon Jesus sa kanila, para silang mga tupa na walang pastol. At alam natin na malaki ang role na ginagampanan ng mga pastol during the time. They were considered as leaders. Kaya kapag ikaw ay kasama sa kawan at wala kang pastol, eh parang pinabayaan ka kung saan-saan ka nalang pupunta. You see, shepherds are the ones who have to provide security, shelter, and even food. Sila, ang mga crowds doon, pagod, gutom, may sakit na, ang daming pangangailangan. Kaya kung kaya't ang ating Panginoon Jesus nung nakita nila ang crowd, he had compassion. He was well informed. Alam niyo mga kapatid, we want to be involved for God, then we must be informed. At kailangan yung information natin, dapat detalyado. Alam naman po natin ang mga pangangailangan ng ating bayan ngayon, tama po ba? That we were also well informed about that. We see our countrymen sufferings from this pandemic. Napakarami na hong tao na wala ng trabaho. Pero ano po ang ginawa po natin? Ano ang ating naging contribution? We see not only our countrymen but also our churchmates weaken their faith because of this limited church fellowship. Iilan po tayong magkakasama dito? Ngayon nga lang po, 20%. Yung iba po, aasa na lamang po sa virtual. At minsan ho, pag kinausap po natin at tinawagan at tinext, minsan hindi pa ho nagre-reply. Marami ho ang mga mananampalataya ang nanghina. Hindi lamang ho sa physical at financial na aspeto ng buhay, but also especially on their faith. Pero ano po ang ating contribution? Para ho tayo, kung ma-involve po tayo, ano ang tulong pwedeng maibigay? And we also see that the COVID-19 cases from our country, mabuti na nga lang po at bumababa na nga po ang bilang. Pero napakarami yung issue ng bayang ito eh. At next year nga po ay magkakaroon na tayo ng major election. At kung tayo po ay hindi magiging involved at magiging informed lang po tayo, ay hindi po magkakaroon ng magandang pag-asa ang bayan pong ito. Amen ho ba?
We must not only stop to be informed. Ang bahay po natin, ang napakarami ng dinanas na hirap at pasakit, ang dami hong namatay, and even here inside the church, napakarami rin hong casualties. Amin ho ba? Pero wag ho tayong manatiling informed that we are just sitting and standing, pero okay na sa ating informed dahil wala tayong magagawa. Do we still care? Yun nga po ang tanong. Kaya kung ang unang level ng ating involvement is only about information, hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Ang pangalawa po na level of our involvement would be we need to initiate. Sabihin nga natin, initiate. Sabi, kailangan nating magpasimula. Kailangan nating merong magkusa. Amin ho ba? Magkusa. Doon sa verse 35, ay makikita natin dito, Jesus went through the towns and villages, teaching in the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sicknesses. Ang ating Panginoon Jesus, matapos siya, nasimulan, nang simulan niya ang kanyang public ministry, he went out. Nagturo siya to initiate. Dahil hindi ba pwedeng walang magpasisimulan ang ating Panginoon Jesus sa kanyang public ministry. At isa-isa ho natin maibababasa in Matthew, unti-unti niyang tinawag ang kanyang mga disipulo. Amin ho ba? Doon siya nagsimula eh. Tinawag muna niya yung magiging involved sa kanya. Tinawag niya yung makakasama niya. And after he called them, the 12 disciples, Jesus went along with them to show them what to do. Ang hindi nga po nangyari, Jesus would lead them by initiating what to do and show them perfect examples. Ano ho ang mission niya? His mission is to finish what he had started to those initiated things for them. Mababasa po natin doon sa John chapter 4 verse 34 na ating binasa kanina. Ang sabi ho doon eh, my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Ang nais ng ating Panginoon Jesus, yung sinimulan niya, ay tatapusin niya. Amin ho ba? So when we initiate things, hindi tayo dapat ningas kogo. Nasa simula lang. Nasa simula ay napakainit. Napakaalab. Pero pagkatapos ng ilang panahon, ay nawawala unti-unti. Kaya ho, our Lord Jesus knew na itong mga disipulo niya, hindi pa naman ready. Tama po ba? Hindi pa sila hinog. Hindi pa sila handa para sila mismo ay gawin yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan ipakita niya. Hindi niya hinintay na yung mga disipulo niya magtanong sa kanya, Lord, ano hong gagawin namin? Saan po kami pepesto? Sino ho bang hihipuin namin? No. Jesus went out, do everything by himself. Kaya ang mga disipulo talagang tagahawi lang, tinitignan lang. Uy, gumaling. Lumakad. Nabuhay yung patay. Di ba? Nakita ng mga disipulo, lalo na nung pinakain ng ating Panginoon Jesus yung 5,000 lalaki pa lamang. Sabi ba? Sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. They were all spectators. They were only just informed. Pero ang nais ng ating Panginoon Jesus is to initiate things for them. Siya muna yung magpapasimula. Dahil alam ng ating Panginoon Jesus, hindi nyo kayang simulan. Pero yung sisimulan ko, katulad ng ating binasa, tatapusin ko. Amen ho ba? Pero makikita po natin dito na kapag nag-initiate ang ating Panginoon Jesus, merong mga initiative eh. No? Merong masusustain mo yung initiative po na yun, unang-una sa pamagitan ng vision. Yung initiative po natin, yung initiative ng ating Panginoon Jesus, ay nagsisimula sa vision. Yung vision o pangitain, this fuel every initiative or plans that we have. That God will give us the burden in order to pursue our vision into completion. Tingnan po ninyo, ang ating Panginoon Jesus, nakita niya, di ba? Yung maraming tao, he had compassion. Kung sa tingin ng maraming mga disipulo, hindi niya lang makita yung pangangailangan ng mga tao. Pero ang ating Panginoon Jesus, he has that vision. That vision na maraming pangailangan ng tao na kailangang katugunin. At yung vision na yun, ang kailangan po nating makuha.
With this without spiritual vision, many believers cannot see and understand the divine plan of God. God will open our spiritual eyes to see His vision. Minsan no, nagtanong po ako niya, Lord, paano ako makikita yung vision? Gusto kong maranasan yung vision na buksan mo. Hanggang nabasa ko po yung 2 Kings chapter 6, verse 15 to 17. Naalala niyo po yung kwento na yun? It's about the story of Prophet Elisha and his servant Gehazi. No, gigirahin na sila Elisha. Ang daming mga kawan. At ang sabi, basahin po natin, verse 15, and when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. Sino ang pakay? Si Elisha. Pero ang daming chariots, ang daming army, dahil alam nila makapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni Elisha. Natatakot ngayon si Gehazi. Kaya ang sabi niya, "Alas, my master, what shall we do?" Parang yung mga disipulo niya, no? Panginoon, ang daming mga tao, ang gagawin natin? Wala tayong pwedeng perang ipambili pang pakain sa kanila. Wala silang vision eh. Pero nung sabi ni Elisha, balik tayo sa kwento ni Elisha, verse 16, so he answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." Yun ang sabi ni Elisha. At ang sagot ni Gehazi, and Elisha prayed, verse 17, and said, "Lord, I pray, open his eyes that he may see." At pagkapanalangin ni Elisha, sabi doon, "Then the Lord opened the eyes of the young man Gehazi, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha." Nagulat si Gehazi. Yung nakikita ng kanyang physical eyes, pag ipinikit-yat na nalangin, pagbukas niya, nakita niya, hindi lang pala kami dalawa. Napakaraming mga anghel ng langit ang nakapalibot kay Elisha at kay Gehazi. Handang labanan ang mga kawal na nakikita niyang physical eyes. That is vision. Amen ba? That is vision. Kaya nga sabi ni Jesus, John chapter 4, verse 35, "Don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields." Open your eyes. Open your spiritual eyes and look at the fields. Ano sabi ko ng ating Panginoon? They are ripe for harvest. Ang nakikita mo ay mga sakit at karamdaman. Pero ang nakikita ng ating Panginoong Jesus ay oportunidad para ipahayag ang kabutihan at kaligtasan ng ating Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa verse 37 ng Matthew, "Then He said to the disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few." Kaya yung mga disipulo niya siguro nagtataka sila, di ba? Dahil hindi pa open yung kanilang mga spiritual vision. Nagtataka siguro sila, ano kaya sinasabi ng ating Panginoon? He is talking about harvest while we are talking about the crowds. He is talking about the harvest na aanihin samantalang hirap na hirap tayo, papaano natin iaano itong mga taong ito? You see, we can't do initiation. We cannot initiate kung nakikita natin yung material at physical na kakayahan po natin. Amin ho ba? Pero kapag tinignan natin yung kakayahan at yung spiritual eyes natin na nakatuon sa ating Panginoon Jesus, sa ating Diyos, lahat ng bagay ay kaya pong gawin para sa Panginoon. Vision is our spiritual eyes in order to see that the harvest is ripe and plenty. Kaya nga po, ang tanong po ay, nakakakita na ho ba kayo ng i-harvest po natin? Nakakakita na ho ba tayo ng mga bagay at tao na i-harvest po natin sa ating Diyos? Yun po yun. Pangalawa po, not only vision, but to initiate, we need to have that value. Yung values po natin. Another factor that pushes us to initiate is to know our values. At kapag alam po natin yung values na yun, we start to follow that. Yung value po natin yun will come in to guide us and to direct us. Kaya mahalaga po di ba, ang GIL merong mission, vision, and
Values. The core values. Isa-isa nga po natin ulit as a review. Passionate love for mainit na pagmamahal. Ano po? Passionate. Sabi nga ng ating worship leader, yung passion hindi pwedeng ipeke eh. Pero kung passionate ka, you are seeing the harvest is ripe and you're passionate for that. Pangalawa, love and compassion for others. Kung paano nakikita ng ating Panginoong Jesus yung kanyang pagtingin sa mga tao, ganun din dapat natin tinitigan ang mga tao. Our love and compassion for them. We have integrity. We have faithfulness and excellence. Remember na ang ating Panginoon po ang nag-initiate ng lahat ng yan. Naalala ko po kasi sinabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Tingnan po ninyo yung naka-bold. Di ba? That he who began, sino ho ang nagpasimula? Tayo ho ba? Ang ating Diyos eh. Siya lagi ang nag-i-initiate. For God so loved this world that he gave. Sino ho ang nagbigay? Ang ating Diyos. Wala akong ibang nag-i-initiate eh. Siya ho mismo. Kaya yung values po natin, yung unang magkikerry sa atin. We are seeing the vision, we are seeing that, those direction, yung values, siya po ang magdadala sa atin doon. At tatapusin ang ating Panginoon Jesus kung ano yung sinimulan niya sa bawat isa po sa atin. Pangatlo po is that we have that victory. The vision, the values, and the victory. The result of our initiative is secured. Sigurado na mayroong katagumpayan na magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Tingnan po natin John chapter 4 verse 36 to 38. And even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life so that the sower and the reaper may be glad together. Yung daw nagtanim at yung aani ay magiging glad, mag-i-enjoy silang pareho. Thus saying, one sows and another reap is true. And I sent you to reap what you have not worked for. Nakita po natin, ang aanihin daw natin ay yung mga tinanim na hindi naman tayo ang nagtrabaho. Eh, sino nagtrabaho? It is God. He initiated things for us. Amen ho ba? Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor. Yun po yung katagumpayan dun eh. Yun po yung kasiguruhan dun na once that God initiated, ang sabi niya, tatapusin ko. And now He's challenging us. Kaya ba nating mag-initiate? Kaya ba nating magpasimula para sa gawain ng Diyos? At lahat ng sinimulan mo, pipilitin at tatapusin ng ating Diyos kasama tayo para sa Kanyang kapurihan. Ano po ang benefits? Sabi niya, di ba? It draws a wage and a harvest an eternal life. Bilang nyo, may wage na, may harvest pa. E di ho ba kapag kahin-harvest mo, yun na yung harvest, yun na yung iyo? Tama po ba? Yung inani mo, yun na yung iyo. Tama po ba? Pero dito, hindi po eh. There is a big wage and there is a harvest. May sahod na, may ani pa. Kaya nga, mga kapatid, eh, ano ba yung rewards na yun? Ano yung wage natin yun? These are the rewards. Na kapag naani natin yung seeds of salvation para sa iba, crowns in heaven and eternal life with Jesus ang ibibigay niya sa atin. Ligtas na tayo because we have eternal life. Pag pagdating po natin doon, ay bibigyan pa tayo ng putong ng corona. There is a wage and there is a harvest na buhay na walang hanggan. Pangalawa, sabi, we enjoy the joy of the sower in verse 36. Eh, naalala ko nga ho, di ho ba, sinabi minsan ng ating Panginoon Jesus, Matthew 25 verse 23. Ano ang sabi po doon sa Matthew 25 verse 23? His welcome replied, well done and good and faithful servant. You have been faithful in few things. I will put you in charge in many things. Tignan po rin sabi, come and share your master's happiness. Amen ho ba?
So hindi lang ikaw ang nag-i-enjoy eh, pag tinanggap tayo ng ating Panginoong Jesus. You initiate the things, you finish the job, you finish the race, come and share. Hindi lang tayo ang nag-i-enjoy, kasama tayong ine-enjoy ng ating Diyos. The reaper and the sower will be in joy, we will share their joy. Kaya nga, kung magkasama tayo sa kaligayahan, kahit naghihirap po tayo dito, kasama din natin ang ating Diyos eh, di ba? Dahil hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. I-initiate things for you, kaya binigyan niya tayo ng trabaho, ang kailangan lang mag-involve tayo, magpasimula tayo, tatapusin niya ang lahat ng para sa atin. Sabi pa ho doon eh, we reap what God sow in hard works. Verse 38, no? Alala ko nga yung sinabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 3, verse 6. Ang sabi niya, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Sino ho nagpapalaki? Sino nagpapalago? Pero sino ho ang nagtanim? Si Pablo. Pero iba rin ang nagdilig. Ganun po yan eh, mga kapatid. Tingin po kay Brother Bobot. Your salvation, ang ibig sabihin ho niyan, may nagtanim po para sa inyo. Amen. May nagtanim ng seed of salvation. Pero maaaring yung nagtanim na yun, hindi niya na nakita na born again ka. But somebody ripped it. Pero ang mahalaga, yung nagtanim, ikaw ay pinalago, ako ay pinalago ng ating Diyos. Somebody initiated it. Ang kailangan lang nag-involve. Amin ho ba? Naunawaan po natin. Kaya nga ulitin natin sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began in work in you will carry it into completion. That's the victory. Sabi ho ni Apostle Pablo, Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest. Tingnan ho ninyo. Hindi niya sinabing baka meron harvest. Eh kaso baka mapeste. Hindi ho, eh walang peste. Hindi mapepeste ang aanihin natin. Pero may proper time. Amin ho ba? And that is secured. The victory of our work, yung pag-i-initiate natin, na sinimulan ng ating Panginoon sa atin, ay aanihin po natin. Kaya ang sabi niya, if we do not give up. The question is, yung iba ho, nag-give up na ho ba? Yung iba ho ba, umaasa pa na may aanihin sila. Kaya kung i-recap po natin, ano ho yung level of ating involvement? First is that we are informed. Alam natin yung pangangailangan eh, ng ating bayan. Alam natin ang pangangailangan ng ating church. Pero we have to step up. Ando doon ang initiation po natin. We have to initiate. Pero may pangatlo pong level at dito po ako magtatapos. The third level of our involvement should be we must influence others. Dapat po may ma-influensyahan pa po tayong iba. Tayong nag-initiate at gumagalaw na, mas maganda ho yata may kasama tayo. Amen ho ba? Ang ating Panginoon Jesus, humanap ng 12 kasama niya. Tama po ba? Tayo po, pwede ho tayo maghanap. Hindi lamang lang 12, kundi mas marami pa. We need to see that others as well are being influenced and also being involved. After Jesus saw the crowd and felt the compassion, nakot yung attention niya doon sa mga disipulo niya na nakita niya na immature, insensitive to the needs of the others, inactive pa yung faith nila, intolerant pa sila, at yung iba ho, idle. Dami hong puro ay nun, di ba? They were immature, insensitive, inactive, intolerant, and they are also idle. How many of us are like that? Na parang ang hirap yatang mag-influensya. Kung tayo mismo sarili, paano ako mag-influensya? Immature nga rin ako. I'm not sensitive to the needs of others. Hindi ko pa ma-activate yung faith. Minsan, impatient or intolerant. Or maybe, idle. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesus, di ba? Dun verse 37, sa ating tema. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Dahil nakikita niya eh,
Ako lang ang gagawa nito sa ngayon. Eh, ang dami-dami. The harvest is plentiful, but the workers are few. Kaya sabi niya, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His fields. Kaya ang sagot ng ating Panginoon, manalangin tayo, manalangin kayo na ang ating Diyos ay mag-send out ng mga workers. Parang sinasabi ng ating Panginoon, manalangin kayo na kayo na tinetrain ko ay magkaroon pa ng maraming katulad ninyo pagdating ng oras. Yun nga po yung ginawa natin, yung ating tema, di ba, last month, that we have to be emboldened, we have to be empowered para makita natin, but we'll have to be sent to our Judea, to Jerusalem, and into Samaria, and to the uttermost part of the earth. Una, naging vigilant, tapos na-emboldened na. Ngayon, ang sabi ng Lord, okay na kayo, naging vigilant na kayo, naging emboldened na kayo, now you have to be sent out and you have to be emboldened with the ministry of God. Amin ho ba? Iyon na po yun. That we have to be influenced. Kaya nga, nung nag-iisip po ako, sabi ko, Lord, sino ba yung workers na to? Sino-sino yung mga workers na ninanais mong makasama namin sa anihan? Then God led me to a parable na binanggit po niya doon sa Matthew chapter 20, verses 1 to 16. Alam niyo po ba ito? The parable of the workers of the vineyards. Basahin po natin. Verse 1, for the kingdom of heaven is like the landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for a day and sent them into his vineyard. Verse 3, about 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace, doing nothing. He told them, you also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right. So they went. He went out again about noon, and about 3 in the afternoon, he did the same thing. Verse 6, about 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around, and he asked them, why have you been standing here all day long, doing nothing? Sabi nun, verse 7, because no one has hired us. He said to them, you also go and work in my vineyard. Verse 8, when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers and pay them their wages, beginning from the last ones I hired and going on to the first. The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those who came hired first, they expected to receive more. But each of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. Those who were hired last worked only for 1 hour, they said. And you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. Verse 13, but he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired the last time, the same as I give you. Don't I have the right to do what I want with my money? Or are you envious because I am generous? And verse 16, so the last will be the first and the first will be the last. Alam niyo po ba yung kwento po na to? Yung kwento po natin nagsimula doon sa verse sa chapter 19. Matapos makita ng ating Panginoon Jesus na mayroong mayaman, pero gustong maligtas. Kaya lang sabi ng ating Panginoon, diba, ibenta mo yung mga ari-arian mo saka ka bumalik sa akin. Kaya sabi niya, ay hindi na bumalik, talungkot. Kaya sabi ng ating Panginoon, diba, mabuti pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Eto na si mayabang na Pedro. Ano sabi niya? Lord, sino na ngayon na maliligtas? Eh kung yung mayaman eh, hindi kayang magligtas. Paano naman kami? Kaya sabi ng ating Panasus, the kingdom of heaven is like this. Ang gusto niyang i-point out is that those who are first
will be the last and the last will be the first. Pero ginamit niya yung parable na ito para bigyan ng diin yung iba-ibang klase ng workers. Tandaan po natin that the parable exposed most of the motivations why we were influenced to be involved in God's ministry. Dito ko po nakita, dito pinakita sa akin ng Lord eh. Now let me explain and let me emphasize that this parable has nothing to do with salvation. Hindi na po doon. The denarius does not represent salvation. Tandaan po natin yan. For no one works for his salvation. It is by the grace of God. Amen po yan. And hindi rin niya tinutukoy na yung denarius is about rewards. No. Because we are not going to receive the same rewards according to 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Nasabi doon eh, they will each be rewarded according to their own labor. So, walang malpractice dito na tinatawag na hindi na ibigay. Pero, the landowner is represented by God Himself. Ito na po, the parable is emphasizing about the right motivation or the attitude why we have to be involved in God's service. Pansinin po ninyo, kung iisa-isahin po natin yung pong nangyari, sino-sino po unang tinawag? Letter A, meron po siyang tinawag na contractual worker. Doon sa verse 1 to 2, ang sabi ho doon eh, he went out in the morning and he agreed them to pay a denarius for a day. Tingin po kay Brother Baba. Naghanap siya ng umaga at may nakita siya. Siguro sabi eh, magkano bayad niyo sa amin? O bigyan kita isang denarius. Sa buong araw na yan ha. Okay. Cool. O, trabaho na. So yung mga contractual. Lumabas uli yung landowner at nakakita siya ng pangalawang klase ng owner. Ano po yon? This is what we call the conditional workers. Bakit? 9 a.m. lumabas. 9 a.m. na tanghali na, di ba? Meron mo ba nagtrabaho ng 9 a.m.? Lalo na kung sa field. Dapat madaling araw. Tama po? Pero bakit kaya 9 a.m. nando doon? May condition yun. Nakatayo nga lang in the marketplace eh. Doing nothing! Eh nakita ng landowner, oy, ano ang gawin? Nakatayo ka lang dyan. Wala po. Eh, wala akong condition na maganda eh. Ayoko naman ng denaryo sa sinabi mo. Naliit-liit naman nun. O, sige. Eto. Kung ano yung nakikita mong tama, yun ang sakod mo. Ah, okay. May condition ako. Nagusto yung condition ko. Okay, good. Sabak sa trabaho. Lumabas uli ang landowner by 12. Naghanap siya. At nakakita siya by 3 o'clock. Eto na yung tinatawag nating comfortable workers. Dahil he did the same thing. Siguro tinatanong niya, alas stress na? Wala ka pa rin trabaho? Wala kang balak magtrabaho? Ah, yes. Kasi ako eh, paupo-upo lang dito, pakuya-kuya-kuy, painom-inom ng kape. Tama ho ba? Alas stress na eh. Siesta time. Pero sabi ng ating Panginoon Jesus, oh sige, kung ano yung nakita mo, magtrabaho ka. Kung ano yung nakita kong tama, ibibigay ko sa iyo. At hindi ba natapos doon ang landowner? Lumabas siya at nakakita siya ng pang-apat na kind of worker. It is what we call the idle worker. Ito naman po, sila po yung idle. At tingnan po ninyo yung talastasan nilang dalawa. Ang sabi ho doon sa verse 7. Because, sabi ho din, why have been you standing here all day long doing nothing? Because no one has hired us. So, yun ang sabi. Wala raw kasi kumukuha sa kanila eh. Kasi nga, mga komportable sila. Ayaw. Ano po? Ayaw mapagod. Ayaw mahirapan. Kaya gusto niya, doon na siya sa dulo. Yung malapit sa finish line. Marat na matapos. Di ba? Kaya pinayagan pa rin ang atin, ng land owner. Oh, sige, magtrabaho ka doon. Alam niyo po, in Israel, tanda po natin, ano, the work will start ng maaga, matatapos po yun ng 6 p.m. So isipin niyo, yung 5 o'clock na hinari, ilang oras na lang magtatrabaho? Ilang oras na lang po? 1 hour na lang. Tama po? 1 hour. Ayan. So ito na, tinawag na ng land owner. Tawagin na.
at bigyan na ng sahod. Pero dito ako nagtaka. Dahil ang ginawa ng landowner, bigyan mo ng sahod, hindi sa simula akong tinawag na hinire, kundi doon sa huli. Bigyan mo una yon hanggang doon sa dulo. Nagtakas ngayon dahil ang ibinigay nung landowner doon sa isang oras na nagtrabaho, kasi 5 o'clock lang siya tinawag, ilan po? 1 denarius. So sabi nga, wow, tuntua. Isang oras na ako, 1 denario. Okay. Galing. Thank you. Thank you, boss. Ayan. Eh nakita nung first at saka nung mga sumunod, nakita ni contractual, nakita ni conditional, nakita ni comfortable. Eh nagreklamo sila. Lord, ba't naman ganun? Eh yun, isang oras lang. Eh kami, halos nasikatan ng araw, nasa amin ang lahat ng trabaho. 1 denario lang ang binigay mo sa amin. Anong sabi nung amo, nung landowner? Hindi ba? Hindi ako nagiging unfair sa'yo, kaibigan. Ang usapan natin, sabi sa contractual, 1 denario. Tama ba binigay sa'yo? Tama. Eh bakit yun? Ang usapan natin. Sabi naman doon sa conditional, sa comfortable, ganun din. Kala ko ba, kung ano yung tama sa nakikita mo, ibibigay mo sa akin. Tama naman. Eh yung pinakita mong pagtatrabaho, kaparehas lang din nun, kaya equivalent lang to 1 denarius. Ang gusto sabihin ng kwento pong ito ay napaka-simple lang po. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ang Diyos po ang may desisyon sa lahat. That God is sovereign. Marami yung tinawag, matagal na. Tama po ba? May mga nauna pa nga sa atin. Tama po ba? At tayo, kayo pong nakaupo dyan, bago-bago lang po rin. Tama po ba? Pero sa harapan ng Diyos, when we get to involve to His ministry, pantay-pantay ang pagtitingin niya sa bawat isa po sa atin. What was the lesson of this? Una po, many will work based on their contract. Alam niyo ho mga kapatid, doon sa contractual, totoo, they were agreed to be paid one day. But had they trusted the goodness and the generosity of the landowner, they could get more than that. Ang problema, nagreklamo sila. Tingin po kayo, Brother Bobo. Kapag ba kayo, o yung mga simple tao lang, pag sinabi, ang sahod ko dito, 200 lang eh. Ba't ako magbibigay ng trabahong 1,000? Hello? Sino lugi? Ako lang. Ako taglugi nun. Bakit? Usapan namin 200 lang ako eh. Bakit ako mag-aim ng 1,000? Nakita nung landowner na to, yung mga contractual will only work based on their contract. They cannot be involved taking extra mile. Naunawaan ninyo mga kapatid? How do we influence others kung ang pagtatrabaho po natin sa ministry ng Diyos ay contractual? Hello? We can't do extra mile. Contractual eh. Nagtrabaho ka sa Diyos, naglikod ka sa Diyos, dahil ang sabi mo, Lord, gumaling lang po ako. Yan ang kontrata. Gumaling lang po ako. Maglilingkod ako sa iyo. Eh, pinagaling ka ng Lord. Ang problema, hindi ko pa sinunod yung kontrata. Amen ho ba? Maraming pinagaling, pero hindi naglingkod. Hindi na sinusunod yung kontrata. Sandali lang, hindi ho ba? Ano nangyari doon sa mga conditional and comfortable? They only work based on their skills. Yung manggagawa lang sila, base sa gusto nila, base sa skill nila. Pero pag hiniling ang mas matindi pa, eh hindi ba pwede? Para bang may mga worker na, ayoko na lang sabihin, yung bang inilihan ng tulad yung paglilingkod sa Diyos na trabaho. Hello? Yung bang may mga ganun ako nakilalang tao nun eh. Yung mga nakikita ko sila, naglilingkod sila sa iba, they're also doing secular things. Wala namang problema doon.
Pero yung ginagawa niya sa secular, dumating din dito, ginagawa din niya rito. At nung sinabi namin na, Brad, baka naman pwedeng dito ka na lang. Eh, sabi niya, Brad, alam mo, trabaho ko kasi ito eh. Ano naman niya? Trabaho ko kasi ito eh. So ang tingin ko sa ministry, trabaho lang. You pay for my skills. That's my condition. At yun ang komportable ako. Marami mo kasi, pag hindi na komportable, discomforted na, they cannot work extra long and they cannot give the involvement and the influence na ninanais ng Diyos. Hello? Tama po yun eh. Pero anong nakita nung landowner dun sa idol? Ang sabi ho ng ilan, bakit ibinigay doon sa idol? Itong idol na to, tama naman sila nagsimula eh. They have the skills. Natigil lang. But that 1 hour na ipinakita niya, tinalo niya yung trabaho nung contractual, nung conditional, at nung komportable. Kahit siya naging idol, for 1 hour, ibinigay niya yung the best. Kaya nung nakita ng land owner, yung para doon, ibibigay ko na rin para sa iyo. You see, the third one, many will work based on their heart. Yun ang ninanais ng Diyos. Amin ho ba? Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo eh. The problem lies kayo kasi, bago po yun. The problem lies when these workers started to compare with each other what they received. Tama po ba? Doon nagka-problema eh. Pero kung naging secretive lang, eh nakita eh. Hello? Kaya nangyari, nagkaroon ng jealousy. Nagkaroon ng overconfidence. Dahil sabi nila, aba, isang oras eh. 1 denaryo, dapat ako first akong na-hire eh. Dapat mas malaki yun. Overconfidence. Aba, ako'y pinakamagaling dito eh. Skillful ako. Pride. Hindi ako kayang tanggalin ni amo. Malapit ako. Selfishness. At napakarami pa po sapagkat meron silang sariling standard na ginagamit sa kanilang pagiging involved sa trabaho. Naunawaan po na niyo mga kapatid. Ito po yung klase ng worker, mga kapatid. Pero ang ninanais ng Diyos, yung sinabi ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 6, verse 6 to 8. Tingnan po ninyo. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not for people. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do. Di ba? Ang ninanais ng Diyos eh, serve wholeheartedly. Na parang tayo naglilingkod, hindi sa tao, kundi naglilingkod sa Diyos. Yung pagiging involved mo, hindi dahil nakikita ni pastora. Hindi dahil nai-acknowledge ng mga kapatiran. Kaya nai-involve tayo. Nai-excite tayo. Wow, nakita na naman ako. Wow, okay to. Good points na naman ako. Ay sabi, win their favor. Kahit hindi nakikita. Dahil ang malaga, naglilingkod tayo sa Diyos at hindi lang sa tao. Jeremiah 17 verse 10, sabi ng Lord, I the Lord search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to their deeds they deserve. Kaya mga kapatid, ang tanong po eh, are we deserving the blessings that we are accepting? Deserving po ba tayo? Kasi ibig sabihin noon, tama ang tingin sa iyo ng Diyos sa puso mo at sa isip mo. Kaya mga kapatid, are we in a way have similarities sa mga workers po na nabanggit natin? I hope po mga kapatid, eh hindi ho tayo contractual worker. Hindi ho tayo conditional. Hindi rin ho tayo comfortable. At hindi rin ho dapat tayo idle. Pero ang mahalaga, active tayong naglilingkod at nagiging involved
sa harapan ng ating Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. In our conclusion, ay gusto ko pong ikwento na may istorya po sa apat na tao. Alam kong narinig nyo na po ito, pero gusto ko lang pong ulitin. There are four people, ng pangalan po nila ay si Everybody, Somebody, Anybody, and Nobody. That there was an important job to do, and everybody was asked to do it. Everybody was sure somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry because it was everybody's job. And everybody thought anybody would do it. But nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have. Naunawaan po natin, sa Tagalog po, lahat ay sigurado na may isang tao na kayang gumawa nito. Kahit sino ay maaring gawin ito. Ngunit walang sino man ang gumawa. May nagalit dahil ang trabahong ito ay para sa lahat. Pero akala ng lahat na sino mang gagawa nito, walang nakapagtanto na lahat ay hindi ginawa ito. Natapos na ang lahat, sinisi ang sino mang tao dahil walang gumawa nito na kung ano man ang maaring magawa ng kahit sino. You know, nabibilang din ho tayo sa ganun. Are we part of the everybody? Or maybe we are somebody in the ministry? Or it can be anybody? The problem is, nobody wanted it. I am involved and God is preparing for our eternity. God is looking not for somebody. He's looking for everybody and anybody na kayang gawin ang ipagagawa ng Diyos para sa kanyang ministeryo. Ang tanong po mga kapatid, how many of us are only informed? How many of us have already initiated? And how many of us are willing to be influenced and influence others? Today, ang nais ng Diyos, we have to be involved for God. Decide our level of our involvement today. Are you willing to decide today, church? Gusto ba nating mag-desisyon ngayon? Kung ano ang involvement po natin? We want to sing a song. It's a commitment song to God. It is a song na sasabihin natin sa Diyos, God, I want to be involved. Gusto kong makasama doon sa sinasabi ni Brother Bobo. I don't want to be informed. I want to initiate. And right now, I'm willing to be influenced. Bow your heads and close your eyes. We'll sing that song. Mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila, di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo may kagalakan.
Alam niyo po, gusto ko pong ulitin po yung verses ng song. Dahil yun po dapat yung panalangin natin ngayong umagang ito. We will make a promise. We will have to decide now. Yes, anybody are involved, they are saying. Marami yung nagsasabi, involved. But what is the level of involvement? Dahil kung informed lang ho tayo, we'll do nothing. We will just be aware. Pero kung ang level ng involvement po natin, gusto nating simulan. Gusto ko magsimula, Brother Popot. Gusto ko maranasan yung vision, the values, and the victory of our initiatives. Amin ho ba? Ngayon po yun. Kaya ho, wag ho tayong maging contractual worker eh. Di ho natin pwedeng i-bribe ang Diyos para pagpalain tayo because of a certain contract with Him. Amin ho ba? Dahil unang-una po, ang kanyang pagmamahal hindi contractual. Neither His love for us is conditional para tayo maglingkod base sa kondisyon natin. At hindi rin dapat kung ano ang klase ng sitwasyon ng ating pamumuhay ngayon at sasabihin natin, pag maalwa na, pag maayos na, doon ako mag-go forth sa paglilingkod. I cannot be and we cannot be a comfortable Christians nowadays. Amin ho ba? Ang problema po mga kapatid, when we start to compare, we set that standard. Tingin po kay Brother Bobot. Maybe my standard of my service to God is not your standard yet. At ang standard ni Pastora sa kanyang paglilingkod is not our own. Kanya-kanya tayo ng standard, di ba? Ang mahalaga, are you faithful to the calling and to the works that God has initiated to each and every one of us? Dahil ang sabi ng Lord, well done, my good and faithful, not well done, my good and successful. In this world, there are many failures. How many times we have failed? We failed our parents. We failed our friends. And most of the time, we failed God. Because we forgot to be involved. Today is the day of decision. It's either you are in or out of the service of God. That's why ito po ang tema natin ngayon. Matapos tayo maging vigilant, matapos tayo maging bold, now is the time to go out in the field because the harvest is plenty, but the workers are few. But even though the workers are few, taas po ang kamay na nagsasabing, I will be involved on that few. Taas po ang kamay na nagsasabing, kasama ako sa kukunting mag-aani. Kung yung pagtataas mo ng kamay, nangangako ka, namamanata ka sa Diyos, aawitin natin minsan pang awit na to. Gawin mong panalangin, kapatid. Hallelujah. Di man sapat aking mga gawa. Sa paglilingkod po natin ng Diyos. Sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Samba sa iyo aking Ama. We have an unconditional service. Ano bang sitwasyon? Yes, Lord. Yes, God. At magkakataon. Magmamahal. Magtatapat sa iyo. Maglilingkod ako. Maglilingkod sa iyo. Wholeheartedly. Nang may kagalaan. Panatago ngayon at kailanman, Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay.
sasapat, hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Sabi ho ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanatang 8, talatang 25, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Subalit ang makapaghihiwalay lamang po sa atin ay walang iba kundi ang ating kasalanan. Kaya nga ho sa oras na ito, mga kapatid, if you can see ourselves not worthy at may sagabal sa challenge, pwede ho bang yumuko tayo at pumikit? Aminin lamang po natin sa Diyos lahat ng ating mga pagkukulang, yung bang maling interpretasyon natin sa paglilingkod sa Diyos. That for how many years we have failed God because we forgot to be involved. We're only informed and we're afraid to initiate. That's why we cannot influence. Kung may mga pagkakataon po sa mga nakaraan, naglingkod tayo, hindi galing sa puso, kundi dahil sa kung sino tayo. Minsan mayabang po tayo eh. Sinasabi natin sa Lord yung mga achievements natin in the past. Pero sa Kanya naman pong harapan, wala po ito. God is looking for those who are willing, coming from their hearts. Stop comparing yourselves, kapatid. And start to be involved. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung marami po sabi na mayayabang, puno kami ng pride. Iisip lamang namin ang aming sarili. Hindi mo namin nakikita ang mga pangangailangan ng iba. We are too selfish that we focus only on our needs and not with the needs of others. Patawad, Panginoon. Wala nga makapaghihiwalay sa iyo sa pagmamahal mo. Subalit ang mga kasalanan nakikita mo sa aming mga puso, ang mga pagkukulang, ang mga bagay na minsan ay nagiging sagabal kung bakit hindi kami makapaglingkod ng todo. Sometimes we are afraid to be involved because of the past sins that we have. Unti-unti po kaming ginugulo. Subalit sa oras na ito ang aming panalangin, Panginoon, pagpapatawad, kalayaan, panibagong simula, kalakasan, direksyon, anointing, pagsama mo, Panginoon, ang aming ninanais ngayong umagang ito. And we want to decide now the level of our involvement starting from this day. We will work not only with our skills, but we will work with all our heart. We will work with our dedication. We will work with our commitment to you. Salamat, Panginoon. Dahil alam namin, kayo lamang ang kayang magpasimula nito. At ang lahat ng sinimulan mo, sinabi mo, ay tatapusin. Salamat, O Diyos. At sa lahat po ng aming mga kapatid na naririto, na nais magsimula. Taas po natin ang ating mga kamay. Mamanata po tayo. Marami hong namamanata pagmahal na araw. But today, tayo ang mamamanata sa Panginoon.
ang sasabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat, lahat ng puso mo. Hindi hangadin itong mundo, hindi hangadin itong mundo, Panginoon, Panginoon, hindi man sasapat, hindi man sasapat, gawin ko ang lahat gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Lord, this is our prayer and this is our commitment today. Ikaw na ang nag-set ng standard sa amin, Panginoon. Yung calling mong binibigay sa amin, O Diyos, ay patuloy naming tatakbuhin at patuloy po naming lalakaran. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin mga narinito, maging sa lahat po ng mga nanonood sa FB Live. Alam namin, Lord, marami rin po sa kanila ang nais magpagamit sa inyo. They also wanted to be involved. At ang dalangin namin, O Diyos, kayo po ang magpala sa kanila. Patuloy na palakasin, pag-alabin ang lahat ng aming mga commitment sa inyo sa oras na ito. At sa lahat po ng mga may pangangailangan sa kanilang mga buhay, sakit at karamdaman, mga provision sa aming mga pinansyal, sa aming mga sarili, sa aming pamilya, Lord, katutuin mo ang lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak ngayong umaga pong ito. Salamat po ng marami at patuloy kaming magpapanata at mangangako, Lord, we will be in bold for you alone. We thank you and we bless you. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. 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 Good morning, God. God bless you, everyone. Praise the Lord. Are we all truly in bold for God? Amen. Misa pa po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Katuruan ang atin pong narinig. Wala nang